Bakit ka po nagnegosyo? Naman na namin sa magulang namin, negosyante rin. Hindi niya baboy sa kabaka. Wholesaler siya. Nag-wholesale. Katulong kami. Siyempre, hindi na yung natutunan namin hanap buhay. Minsan man, di kami na masuhan. Okay po. Ano po, sabi niyo po kasi, yung namanan niyo po yung mga, ano, nagbebenta po ng mga baboy. Bakit? Hindi baboy yung aming grocery. Bakit po? Sa grocery. Paano kasi, sobrang, ano yun eh. At saka, di mas gusto namin ng grocery. Pero, bagay yung sandali lang. Pero, ibig sabihin, nagsapot kami sa pagtitinda ng aming ina. Lahat kami, negosyante. Wala sa amin naman ito. Ay, ganun po. Yung walo kami negosyante lahat. Wow. Inubo sa amin. Kanya-kanya kami. Tatlo kami sa grocery. Saka yan sa anak, mga imported. Mga sigarilya imported. May iba kong kamami. Pero ang sabi ng nanay ko, pinakamagaling na negosyo ang pagkain. Hindi na ino ng damit. Kasi sa damit, malahating araw ka na, nasesero ka pa. Opo. Pumunta ko din sa Happy Street. Magtala niya na hanapin tao. Kaya kami lahat puro pagkain. Pagkain, tsaka yung gas, tsaka yung bagay. Wala kami ibang tinda. Eh, gaano na po kayo katagal sa pag... Matagal na. Ano, 56 years ako sa Palengke. Tapos si Ilipan sa dito pa. Dito pa po. Oo, 56. Tapos dito siguro mga 10 years ako dito. Doon sa amin talagang bahay. Apo. Saka dito pa. Sumala siya po. Madilat ang mata ko. Nagtitinda na ako. Doon si Anis pa lang ako. Patuloy na ako ng nanay ko. Hindi pa asawa lahat. Hanggang sa mapagtapos ko yung tatlo ko. Ano po yung negosyo. Puro ang wala ko. Paano po kayo nagsimulang magnegosyo? Paano po kayo nagsimulang nagnegosyo? Pero na, pero pa lang sa tatlong siyempre, utang yung 15 days eh. Ayusin mo na bago yung nalang. Minsan man, hindi ako natira. Paano po ninyo nakuha ang mga kasanayan para po sa pagninegosyo? Yung bata pa. Yung bata pa. Tigasukuli ako ng nanay ko. Nagsusukuli ako. Ano, papahangon siya ng baboy. Dahil mahangon sa kanya ng baboy. Ano yung masapag kasanay. Kaya ako, alam mo, ang anak ko bilhin ko sa akin. At pagbalik sa kanya. Mali ko pagbalik ko sa akin sa hindi siya magagalit ng cellphone. At sa ginagano ko sa akin. Kaya maraming nagsatanon sa akin. Trabaho ko kayo sa baby. Kasi ang galing mo yun. Oh, manang-manang lang ako magamit niya. Oh, sige. Mahanga sa akin yun. Maski yung anak ang doktor. Tuwa yun. Mabit ako yung timing niya. Mamani-maniin na yun. Pati yung aking manager ang mga ko. Tatlo anak ko tapos nila. So, yung isa. Eh, bakit naman po dito naisipan ninyong ano, sa pwesto na po ito? Magnegosyo. Eh kasi naman, siguro minsan may pagkakulang pa. Nag-down pa na. Pero hindi ako na nagsisisi. Kasi paano ako nagsisisi bago ko na-down tapos.
wala naman po, maganda naman po yung takbo. Oo, maganda. Kung hindi ay nakapagpatayo ko na siya ng apartment. Ay, ma'am. Tapos sa kabila ko na lupa ng apartment. Ang bahay ko, 300 square meter. Ang tanda, pinakamaganda na. Hmm. Ano yun? Sinisila ko ng sandaan sa kanya. Nakmalik ko 50. Ako una nagpausap din ng 5-6 years. Sabihin ng bahay pero di naman masama. At saka hindi ako salbahe. Okay. Kaya walang nangyari sa ano yun. Kasabihin na pag nagpapaganan yun, nagkakaroon ng ano. Walang nangyari sa ano na yung aksidente. Kaya ganun lang. Dali ako na po yun. Ano ganun wala. Kasi mabait ako. Meron may utang sa akin, 50,000. Naguhulog siya ng 500 na 500. Oh. Sabi niya sa akin, paano pa utang ko sa iyo? Wala na 500 na lang. Sige na. Hindi ba yung binibigay ko na sa 500 na tubo lang, hindi. Pinoplak na para pasok na rin sa amin. Okay. Kaya lahat na nangyutang sa akin. Kasi, pwede ninyo po ba, ilarawan ang mga bumibili po sa inyo? Paano ilarawan? Yung minsan po. Yung mga wholesaler ako eh. Opo. Yung mga maliit at yung dataan ko nito. Ah, okay. Wholesaler ako. Ma'am, nabili lang ng staff ko kaya ang dahil ko na. Alam mo saan ako yung staff. Yung sobrang tiwala ko. Nakakapagpautang ako ng matatlong million at ang isang mga matatakulong dito sa kaya ako bumagsak. Wala lang akong nangyari. Wala kang maririn sa palengke sa mga. Ang bait ko si Ani. Sabi mo, napakabait na. Wala kang maririn sa mga. Ito pang huling tanong po. Kanino po kayo humihingi ng payo? Pag ano? Wala. Kanikang yaman kapatid. Grocery yun. Okay. Kung sa tamat, kapatid ko yun. Ay. Kapatid ko yun. Kung rin sa tamat. Apo. Kapatid ko yun. Siya, yan sila ka malaki sa ano. Oo nga. Tumulad ako. Tumulad yun sa pangbahay. Kapatid ko yun. Kami tatlo. Full na full kami. Kami tulit yun. Sinitinig kami. Puro grocery. Wow. Yung isa ko kapatid, may kawawaan niya. Tapos, yung isa ko, tipindahan siya ng lahat ng plastik niya. Tagak niya kaya. Yung aking pangalawang kapatid, bigas naman ang hawak.